Welcome again sa aking bagong vlog. Excited lang ako ma-share sa inyo ito ngayon. Iba sana kasi ang i-upload ko ngayon. Pero dahil na-excite ako, ito muna. Ayan, nagpunta kasi kami ng Robinson's Kalasyaw. Meron dapat kasi kaming bibilhin. Pero ewan ko ba, ito yung napuntahan namin. Ang ganda kasi ng mga decorations. Alam niyo naman, napakahilig kong mag-decorate. Kaya naman nasiyan ako sa mga nakita ko. Unang tingin ko pa lang, sabi ko para siyang para sa kasal. Tingnan niyo naman ang mga decorations nila. Tulad nitong nasa harap ko, photo booth. Uy, parang coffee station pa siya. Akala ko nga sa una may kinakasal dito. Kasi tingnan nyo, may kumakanta pa. At medyo kinilig naman ako. Kasi favorite song namin ni Crispin yan. Diba? Sakto pa talaga sa team song namin. Taray, team song daw. Team song o love song ba ang tawag doon? Ewan ko, tumatanda na ata ako. Hindi ko na alam kung anong tawag doon. So, ayun nga, basta yun na yun. Naalala ko tuloy ulit yung kasal namin ni Crispin. Binigyan si Crispin. Papakasal daw kami ulit. Para sa aming third wedding, si Crispin, mag-inquire. Siyempre, inunahan ko na si Crispin. Ang sabi ko, ano ba di, alam kong mahal mo ko. Natawa ko sa sarili ko. Tama na yung dalawang beses. Yes po, sa mga hindi nakakaalam, dalawang beses po kaming kinasal ni Crispin. O, diba? Ganda! Huy! Gandang-ganda sa sarili. Ayan, so dito ko na napag-desisyonan na ipa-vlog ko to. Kasi nag-ikot-ikot na lang din ako. At nagandahan naman talaga ako sa mga gawa nila. Kaya naman nung may lumapit, nagtanong ako. Tapos kinuha ko na rin yung kanilang brochure. At para ma-share ko sa inyo, ayan, screenshot nyo na. At baka may plano kayong magpakasal. Or kung may kakilala kayo, pwede nyo itong i-recommend sa kanila. Ayan, so ito na nga ang dahilan kung ba't nandito kami sa Robinson's. Naghahanap nga kami ng maleta at nagka-canvas din syempre kung ano yung mas mura. Kung mapalood mo yung reels ko na may hawak na maleta, ito yung araw na yun. Kaya naman it's a prank. Ako lang yung may hawak niyan pero hindi sa akin yan. Sinamahan ko lang yung bayaw ko na kapatid ni Crispin. Syempre hiningi muna natin yung permission niya bago ko ito i-post. Nako, taga sana all na naman ako. Paano ba naman kasi, isa sa mga dream country ko talaga ang pupuntahan niyang bansa. Minsan din naman akong nagbalak magpunta doon. Mami. At siguro 80% din ang chance ko na makapunta doon. Siguro. Halos okay na din kasi ang lahat. Pero bukod sa ayaw din ni Crispin na manirahan doon, di ko din kasi maiwan ang gawain sa church. Siyempre, pinangarap ko din mamuhay ng maganda. Lalo na para sa mga anak ko. Siyempre, sino ba namang magulang ang hindi mga ngarap ng ganun? Na magkaroon ng magandang kinabukasan na ang anak niya. Siyempre, gagawin mo ang lahat para sa kanila. Pero tignan niyo naman si Gavin. Pasensya na at medyo blurred. Pinasa lang din yan sa akin. Ang ibig ko lang naman sabihin, mas gusto kong lumaki sila sa kung anong instruction ng Panginoon kaysa sa instruction ko. Dahil tao lang ako at ayokong magkamali para sa aking mga anak. Dahil ang sabi sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya naman mas tinaasan ko ang pangarap ko na habang kasama ko sila at kinagabayan ko sila, kaya pa rin matupad ng mga pangarap namin. Lalo na kung kalooban ng Panginoon, ay nako, siguradong matutupad yan. Ayoko kasi magsisi sa huli na financial lang ang maitutulong ko para sa aking mga anak. Naniniwala talaga ako na higit dun ang may bibigay ng Panginoon para sa kanila. So ayun, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!